Hello guys, I'm Bullet. Welcome to MikroTik Rizal! Dito sa episode natin ngayon, ituturo natin kung paano mag-activate ang isang hotspot portal, mag-add ng mga users, at mag-upload ng personalized login page gamit ang ating MikroTik device na naka-default configuration. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang ibig sabihin ng hotspot. Ang hotspot ay isang method na kinakailangan i-authorize ang mga users na gustong kumonek sa isang network tulad ng pag-connect sa internet gamit ang wired at wireless connection. May isang web page sa browser na magpa-pop up at i-re-require ang mga clients, mga devices na mag-login muna bago ito makakonect sa isang network. Ito ay kadalasan ginagamit sa mga malls, mga eskwelahan, mga hotels, mga coffee shops na nag-o-offer ng free Wi-Fi access sa kanilang mga customers. Ano ba ang advantage ng isang hotspot? Nagdadagdag ito ng isang layer of security dahil sa login page. Pwede rin maglagay ng time limit para sa mga user at pwede rin maglagay ng bandwidth limit kada user. Madali lang i-activate ng isang hotspot portal sa isang MikroTik device. Ano-ano nga ba yung mga steps na kailangan natin sundin para ma-activate ang isang hotspot portal? Siyempre, kailangan nating i-run ang ating Winbox. Kailangan din nating pag-login sa ating MikroTik device at ipinakita natin dito sa larawan ang mga iba pang steps na kailangan natin i-click para pagana ang isang hotspot portal. Sa susunod na video, papakita natin or i-demonstrate natin kung paano i-activate ang hotspot portal. Ang unang step natin ay i-run ang Winbox. Pag-login sa ating MikroTik Router gamit ang Winbox, tulad ng sinasabi natin sa mga nakarang episode natin na itong configuration na ginagawa natin ay base sa default configuration ni MikroTik. So, wala pa akong ginagawa dito na any changes kaya wala pang password, pero kailangan natin lagyan ng password ng ating MikroTik device to secure the router. So, login na tayo using IP address as we connect. And then, punta na tayo dito sa menu. Hanapin yung IP, i-click natin. Then, yung hotspot, hanapin natin, i-click natin. Then, meron tayong makikita ang servers tab. At ito na, yung easiest way to activate the hotspot setup. I-click lang natin yung hotspot setup. At magse-select tayo kung saan interface natin ilalagay yung ating hotspot. So, dito sa default setup ng MikroTik, kailangan natin ilagay sa bridge ang ating hotspot setup. Click next. Madedetect na ni hotspot setup yung ating local address at nakacheck yung masquerade network. Yung address full din, madedetect na niya. Certificate, just leave it sa null.
And then same with the SMTP server, unless meron tayo niyan. DNS server, then DNS name. Yung DNS name, ito yung URL na tinatype natin sa browser, or ito yung makikita natin every time na kukonect tayo sa Wi-Fi at magpa-pop up yung ating web page. Ito yung URL ng login page. Mag-exit tayo ng DNS name na hindi live sa internet. For example, ang gusto kong gamitin is login.internet.microtik.research. Okay. Itong ginamit kong URL is hindi siya live sa internet. O pag kinite natin sa ating browser, ang wala siyang official record sa internet. So, click natin yung next. Then, tatanungin tayo ng initial user na ating gagamitin para makalagin tayo sa ating HotSpot portal. So, gamitin ko muna itong admin, tapos ang password ko muna ay i-leave it lang. Then, click next. At yan, activated na ang ating HotSpot portal. Kung makikita nyo, na-disconnect ako sa aking Winbox dahil i-re-required pa ni MikroTik na mag-login ako doon sa HotSpot portal. Eto na, nag-pop-up na yung ating HotSpot login page. At kung mapapansin nyo dito sa taas ng ating browser, ito yung DNS name na ginawa natin kanina. At ito naman yung login page ng HotSpot. So, try natin i-login yung ating ginawang user. And then click OK. So, ayan. Tsaka pa lang ako nakakonect sa internet. Ganun lang kadali yung pag-activate ng ating HotSpot. So, sa susunod na ating video, pakita natin kung paano mag-add ng users doon sa ating HotSpot portal. Bago tayo magdagdag ng isang user, ay turo muna natin kung saan natin i-edit ang DNS name kung gusto natin itong palitan. So, dito sa ating HotSpot window, click lang natin yung ating server profile. At dito sa server profile, may makikita tayo na HotSpot server profile 1. Ikiklik lang natin ito. At dito, sa general tab, pwede natin baguhin yung DNS name. Pumunta na tayo sa pag-a-add ng user sa ating HotSpot. So, dito may makikita kayong user tab. Yung ginawa natin kanina ng user, yung initial or default user natin na admin, ay nandito. So, pag-click natin ito, double-click, makikita natin yung name, tapos pwede natin siyang lagyan ng password. Then, click apply. Paano naman tayo mag-a-add ng ilan pang user? So, dito sa users tab, click lang natin yung plus. Lagay ang username na gustong gamitin at maglagay ng password. At i-click ang apply. Kung gusto pang magdagdag, click ulit ang plus. At ng panibagong username, at paglagay din ng password. Since ang ating configuration ay nasa default setup or nasa default config ng ating MikroTik,
ang bawat user ay malilimitahan ang paggamit sa isang device lamang. Ibig sabihin, pag once na nakalogin na ito sa isang device, kailangan mo ta itong ilog out para magamit sa iba pang device. So, pumunta na tayo sa paglalagay ng personalized login page sa ating MikroTik. Paano ba natin papalitan o ipe-personalize ang isang login page na tulad nito? May mga website na nagpo-provide ng free MikroTik login page template tulad ng airpoint.club. So dito, mag-download lang tayo ng isang template at ilalagay natin sa ating MikroTik device. So pumunta lang tayo dito sa MikroTikTeams.airpoint.club. So salamat sa airpoint.club dahil sila ay nagpo-provide ng template na libre. So kailangan nating mag-download kung anumang design yung gusto nating ilagay sa ating MikroTik device. At dahil magpapasko, itong Wi-Fi 3 ang aking napili. I-click lang natin ang link na napiling HotSpot Portal Template para ito ay ating madownload. Kung mapapansin nyo, ibang lingwahe ang website na ito. Pero, ang simbolo para madownload itong template na ito ay ito. So, i-click lang natin. Tantayin natin ma-download. Kailangan nating i-unzip yung na-download na file. Ito na yung ating na-unzip na template. So, kailangan nating i-rename itong Wi-Fi 3. Ang pangalan ay hotspot din. Ilagay natin ang rename natin. Kasi ang default folder ng hotspot ni MikroTik ay hotspot din ang pangalan. So, pwede natin ilagay yung Wi-Fi 3. Tapos, balik tayo sa ating Winbox. I-open ang file or kahit i-drag na lang natin itong folder na to papunta sa ating Winbox. Mapupunta ito sa file list or dito sa storage ng MikroTik. Pagkatapos, pumunta na tayo sa ating hotspot window. Click ang server profile. I-click ang HotSpot Server Profile 1 at may makikita tayo ditong HTML directory. Select lang natin yung folder ng ating template and click Apply. Ngayon, itatry natin ulit mag-re-login doon sa ating HotSpot portal. Tanggalin muna natin yung active sessions at saka yung cookies para lumabas ulit yung ating login page. So, check ulit natin. So, ito na yung ating na-download na template for our login page. So, dahil nga magpapasko na, ito yung napili natin. So, ika-try ko ulit mag-login. I-test ang internet.
or i-check uli itong ating login URL. So, connected na tayo. So, nabago na natin yung HotSpot template or login page natin. So, napakadali lang gawin.